Hello guys, good afternoon. It's Friday again and ito dating gawi sa room ulit. Kumusta kayo guys? Na-miss ko kayo. Ayan. Guys, ang content ko ngayon is about friendship. Yung may mga kaibigan tayong klase-klase na kanya-kanyang attitude. May kaibigan tayo guys na tinuturing na best friend na parang nagkakaintindihan talaga kayo. Tas sobrang tuwang-tuwa kayo sa isa't isa. Yun yung best friend. Saka yung isa, yung pinaka-importante is close friend. Magkaiba kasi ang best friend sa close friend, guys. Yung close friend kasi siya yung tao na pwede mong pagsabihan ng mga sikreto mo at siya yung tao na pwede mong gawin yung advice niya kasi very close kayo to each other, parang kilala niyo yung bawat isa, tapos parang trusted mo siya, ganun. So meron ako yun guys, meron akong best friend dito sa Dubai at saka meron akong close friend. So ang best friend ko dito sa Dubai, huwag ko na pangalanan. Meron akong best friend dito, tapos ang close sa close friend na lang tayo guys, usapan natin. Shout out pala sa close friend ko, Miss Joy Agawili, nasa Abu Dhabi po siya. Alam niyo ba guys, ang Abu Dhabi kasi karating lang siya ng Dubai. Isa siya sa mga Emirates ng UAE, which is siya din ang capital ng UAE. So ang UAE kasi composed ng 7 Emirates, parang 7 na syudad. So isa ang doon, isa ang Dubai doon, pero ang capital is Abu Dhabi. Andun yung close friend ko, siya si Joy. Si Joy kasi friend, ay guys, siya yung friend ko na matagal ko ng friend talaga, since from the start, bago pa man kami nagiging OFW friend na kami, siguro way back 1998 or 1999 kami nag-start ng friendship. Syempre hindi mawawala yung mga alitan, nag-aaway din kami, pero batid din, pero hindi away na talaga, yung usap, yung pikunan lang. nagbabati naman kami. Tapos may mga bagay din na share kami, ganyan, sa amin na lang yun. Kasi, pag, alam mo guys, pag ikaw kasi, kahit ikaw, gano'ng kakatalino sa sarili mo, kailangan mo pa rin ng opinion ng iba. Kumbaga, two heads is better than one. So, minsan may mga bagay na hindi ko mapagdesisyonan na ako lang. Parang kailangan ko ng, alam mo yun, suggestion. Kinoconfront ko siya. Ganun din siya sa akin, guys. Pag meron siyang, gustong gawin at hindi siya makapag-decide, sinasabi niya sa akin. Minsan nga guys, may mga gagawin kami, nagpapaalam kami sa isa, nakabili ako ng ganito, bibili ba ako ng ganito? Natatawa na lang kami kasi para kaming magjowa, para kaming nagpapaalam sa isa't isa, tapos sinasabi ang mga updates. Wala, friendship lang yun guys, hindi kami, wala sa amin ang tibo. Friend lang talaga, close lang talaga kami. Ayun. So guys, update ko kayo sa nangyari sa akin last week. So nagmedical na ako guys, nagrenew na ako, tapos yun, nasa under process na siya, tapos siguro mga 2 to 3 weeks bago makuha yung ID na yun, para yung ID na tinatawag lang Emirates ID, para yun yung gagamitin mo para sa identity mo dito sa Dubai as a working, parang working visa na rin siya. Ayun. At saka,
pag nakuha na yun, guys, kailangan namin ng boss ko, sama kami dalawa, kailangan namin na magpa-vaccine. Kasi, guys, required yun sa mga magka-travel. Otherwise, hindi ka makakapag-travel kung hindi ka nakapag-vaccine. Kasi, sa June, end of contract ako. Bahala ko sana umuwi ng Pilipinas. Pero, dapat may vaccine ako. Otherwise, hindi ako makakalipad. Yeah, pero, depende yun, guys. Pag meron pa tayong pandemya, saka meron pang quarantine issues, blah, 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 hindi mo na ako uwi. Kasi dalawa kasi ang pupuntahan ko, guys. Uuwi ako sa Ilocos, sa anak ko. Saka uuwi din ako sa Mindanao, sa Bukidnon, my hometown. Siyempre namimiss ko yung mga kamag-anak ko doon, kapatid, mga pamangkin, mga friendship din. At saka yung bibisitahin ka din yung alma mater ko, yung kung saan ako nag-graduate ng high school doon. May mga best friends din ako doon. So, bibisita ko sa akin. Hopefully, maayos na sa June, guys. Lahat naman tayo nag-iingat. Pero ang sabi nila, guys, pag naka-vaccine na daw lahat, baka kakalma na si Mr. Cubido. Baka larayas na siya kasi wala na siya madadapuan. Ano magsasabihin ko, iba? Hindi ko na maisip-isip. Minsan, guys, hindi ako makapag-vlog kasi hindi ko maisip kung anong content mailalagay ko. Kasi mas maganda sana kasi pag nakakalabas ako, kasi syempre maipasyal ko kayo po sa iba't ibang mga tanawin dito. Pero as of now, medyo hindi muna kasi mga 1 week more pa bago ako makalabas, kasi meron nga kami doon dito sa loob ng bahay, pasyente. Nagkakaroon siya ng ganon. Tapos kailangan muna namin manatili sa loob ng bahay, kaya hindi muna kami pwedeng lumabas hanggat hindi kami ma-vaccine. Mamaya may pasa namin to. Kala mo smart lang ang may pasa, load or globe. COVID rin meron. Kaya yun, guys, yun. Okay. Ayun, guys. Sobrang malaki din naman ang tulong sa akin na hindi ako masyado lumabas. Nakapag-ipon ako konti, nakapagtipid ako din. Tapos meron akong nagawa sa buhay, sa ipon ko. Alam mo yun, paunti-unti, kahit paano meron. Kasi syempre, kailangan ito paghandaan ng pag-retire natin, guys. Ayun. Guys, kung napapansin nyo po, masyadong malamig last week. Ang temperature, ang klima kasi dito sa UAE at saka sa Pilipinas, almost the same lang. Kasi pareho lang naman ang UAE sa Pilipinas, kasi part naman ng Asian country ang UAE. So, sobrang lamig siya, guys. Pero ngayon, medyo kalma na. Pero, after this, siguro mga April, mag-start na yung init, guys. Init na, abot na yan ng mga 35 to 40. Then, sa June hanggang September, guys, sobrang init na yan. Kasagsagan ng summer dito. Sobrang, sobrang init talaga. As in, alam mo yun, yung init na masakit sa balat. Parang, alam mo yun, pag bubuksan mo yung oven, tas yung singaw niya mapupunta sa'yo, ganun kainit ang humidity sa labas pag naglalakad ka. Sobrang init talaga. Kaya dito sa Dubai, guys, wala kang makikita na Pilipino na construction worker, kasi ang sobrang init, di kaya talaga. Ewan ko kung anong feeling ng mga nagtatrabaho sa construction dito, guys. Pag tag-init talaga, nagtatrabaho sila sa alas 8 ng umaga hanggang alas 12. Tapos, babalik sila ng alas 4 hanggang alas 8 ng gabi. Pero mainit pa rin, guys. Yung hangin ba? Yung hangin na umiikot sa paligid. Ang init. Parang, basta guys, relate yung mga taga-UAE. Yung ang init, hindi mo maintindihan. Buti sana kung ang init na yun ay nakakaganda at sa nakakasexy, hindi naman. Kaya, yun.
matapang sila sa init. Kaya siguro matapang din ang amoy nila, guys. Pero nakakaawa sila kasi yung mga laborers dito, guys, yung mga construction worker, kawawa na nga sila kasi minsan malaking building ginagawa nila, tapos sobrang init, tapos basta, tas ang baba ng sahod nila, guys, kawawa sila sila yung mga tao na walang, ano, alam mo yun, walang edukasyon. Tapos iisa pa ang camp nila, guys, ng mga, ang tawag dito, may kampo yan sila na lahat mga construction working sila doon nakatira. Nako, wala naman Pilipino doon, pero sila lang magka, ano, makikita mo yun pag pumunta ka sa village na yun, kasi madadaanan kasi yun papunta sa area kung saan ako nagmedikal. Makikita yun yung village na yun, kampo ng mga construction workers. Nakakaawa, guys, nakakaawa, pero nakakatakot ang mukha nila, guys, para sila mga junakis. Ayun. Yun lang, guys. Tapos, ano pa bang sasabihin ko? Ayun. Ewan ko, guys, na-excite lang ako kasi may, ano, may paparating kasi na biyaya para sa akin. Pero, ipapakita ko siya sa next vlog ko. So, pag dumating na yun, guys, i-update ko kayo. Yan lang po. So, ayun. Shout out to my best friend, Miss Joy Agawili in Abu Dhabi. Ingat ka dyan, my friend. See you pag okay na ang situation. Wala nang mga swab test na magaganap pag nagpupunta ka dito sa Dubai, then Dubai to Abu Dhabi. See you. Bye-bye. Have a nice day.